palakasan natin ang radyo at sabay-sabay na sumigaw ang buong sambayanan ng Ching Positive! Ito na po ang yugto na tinatawag nating Buhay Mo, Inspirasyon Ko. Kilalanin po natin ang isang chemical engineer na nag-top sa board exams pero binayaran ng napakaliit na sweldo sa una niyang trabaho. Ano ang ginawa ng isang chemical engineer para mapabilang sa matagumpay na top 19 elite global ambassadors ng isang networking company? Please welcome to Ching Positive, Jogi Guillermo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Jogi. Christina, good morning. Yes. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito. Sige, Christina, first question. Siguro kasi, Jogi, alam mo, mahirap for us to process kung paano ka naging underpaid. Okay? Given us, nakalagay nga dito na isa kang chemical engineer, di hamak na talagang mataas na kurso yan, and I'm sure ibang klase din yung, sabihin natin, yung pinagdaanan mo para makamit mo yung title. Not just the title, but even yung, di ba, yung mga exams na kailangan mong ipasa. How did that happen na underpaid ka sa una mong trabaho? Akala ko nga lang dati, kasi pag nakatapos ka, tapos na. Mm-hmm. Hindi pala. Pag nakatapos ka, umpisa pa lang. Tapos ka rin. Oo. And how would you make sense of yung discovery na kailangan mo pala talaga mag-transition? Mm-hmm. Di ba? And to really set aside kung ano man yung pinag-aralan mo. At saka you have to remember, Chinky, mataas yung tinapos ni Jogi, di ba? Chemical engineer siya. Mm-hmm. Kasi dalawa doon klase ng tao eh. May career-oriented and may result-oriented. Mm-hmm. Okay, ulitin natin. Career-oriented and result-oriented. Oriented. How would you differentiate the two? Yung career-oriented, ito yung after your schooling. Eh, syempre, gamitin mo yung pinag-aralan mo. Mm-hmm. And to the point na it doesn't matter kung magkano ang income mo, importante masaya ka sa ginagawa mo. Okay. Yun. Galing ako doon. Parang madaming taong nalilinya sa ganyang category. Hello. Okay. Nag-enjoy, pero every paycheck, yung pera, dumadaan lang sa kamay. Mm-hmm. So ano naman yung result-oriented? Ito naman yung, it doesn't matter kung anong ginagawa mo, basta moral, legal, ethical, importante yung take home mo for your family. Oh. So nung nakita ko yung resulta na itong tao na to, sabi ko, gusto ko yan. Kahit di ko ninyo yan, gagawin ko talaga yan. Mm-mm. Hanggang sa pinag-aralan ko siya. Mm-mm. Kasi kailangan yun eh. And I believe you have to master your craft. And kailangan mong matuto sa ibang tao. Kasi the fastest is to learn from other people's experience. Yun ang alam ko. Mm-hmm. Okay, so, kasi pinaka-problema ko dun, yung unang-una, yung pride ko eh. Kasi, syempre, diba, I'm a professional. Yes. Diba? So, kumbaga, ano sasabihin ng mga friends ko, bakit andiyan ako sa ganitong klaseng linya. Pero sabi ko nga, you have to swallow your pride. Okay, Jogi, pwede may ikwento ng mabilis, no? Yung ngayon, kung ano yung ginagawa mo. Oo. Now I'm involved with AIM Global. Mm-mm-mm. So nag-start ako May 2009. Sabi Mm-mm. ko, that was my birthday month, yung May. Oh. So sabi ko, gagawin ko to para next year, iba naman ang birthday ko. Mm. So, invited few of my friends. And good news naman po, lahat din sila ayaw nila ulit. Ayaw nila ulit. Same na naman. Aburin. Ganun din. Yung first 66 ko, hindi naniwala. Binilang niya. Grabe. Ika 67, yun naniwala. From Davao naman yun. By the name of Mr. Jun Agaraw. Okay. So itong Jun Agaraw, dating embalsamador to. In a matter of embalsamador. Katakot. Okay. In a matter of 3 months, talagang ano, lumaki yung network niya. Okay. Nagkaroon siya ng first car niya, yung Montero Sport. Wow. And then 6 figures per month na rin siya. Oo. And then ngayon ano na siya? 3 sasakyan, latest car niya is Hummer. Wow. Mm-hmm. You know, Hummer? Martillo? Of course! Ano yung tao mo? Yeah, direct ko to. Wow! Yan. And then nakapagpatay na rin siya ng bahay sa Davao. Malaking bahay. Okay. So nakakatawa kasi yung dati niyang background. Oo. Eh, ngayon iba na. So yung nakakatawa kasi nakatulong ka na rin. Yung isa kong ano, friend, yung kay 68 ko, pangalan is Michael D. Tan. Nakita kami, galing siya ng US. Pagbalik, na sama ko dito. In a year, nagsi-six figures na rin siya per month. Okay. So kung itong mga nakausap mo, kahit na 66th or 67th and 68th sila, paano naman ikaw? Diba? Kung nakatulong ka sa iba, paano naman na bago ang buhay mo? Because I think, Chinky, bago ka makatulong sa ibang tao, I think it's important na okay ka na rin sa mga pangangailangan mo. Everything should be covered before ka pa mag-abala, di ba, na tumulong sa iba. So in your case, ano, paano?
Now I have 4 cars. Yes. can I borrow one? Okay. Yung first ko is Pajero. Mm-hmm. Second ko is Tucson. Okay. Yung third ko is yung sports car na Nissan 350Z. Mm-hmm. And yung fourth ko is Hummer din. Okay, the reason why pinag-usapan natin to Chinky is because we want to highlight the fact na results-oriented siya. Okay? Mm-hmm. So definitely, gusto niya yung end result. Kung ano man yung outcome. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung... Yan, yung mga naipundar mo. Oo. Ano naman ang feeling na, wow, di ba? Parang from being career-oriented, you shifted to being results-oriented. And yan na yung mga nakikita mo ngayon pag uwi mo sa bahay. Kasi naniniwala ko na kahit na hindi ko ginagamit yung profession ko, I'm still a chemical engineer. So pwede kong balikan siya. Pero importante sa akin kasi is yung sa family talaga. Oo. So, noona yung wife ko, ayaw niya ako ulit mag-network na ulit. Mm-hmm. Pero dahil nasa kanya na yung ATM ko, mahal na daw niya ako. I know. Meaning, di ba, importante pa rin, resulta pa rin. Uh-huh. Pero sa parents mo naman, interested ako sa parents ngayon. Uh-huh. Oo, ano naman yung kipip, mama, papa? Siyempre, di ba, noona, ano sila eh? Negative. Mm-hmm. Kasi sabi nila, sinayang ko daw yung career ko, yung pagiging engineer ko. Mm-hmm. So, pero nung siyempre nag-aabot ka na, mag-iiba talaga yung ano, timple. Ano sabi? Anak, paano sumali dyan? Next naman. Sabi sa akin eh, buti na alak, hindi ka nakinig sa akin nung nagsimula ka. Alam mo, pinapakita namin yung mga pictures talaga. I'm sure yung feeling ba? Ano-ano ba ang pictures na nakita natin sa screen for the benefit of our radio listeners? Yung mga pictures na nung paano siya nagsimula, tapos paano ngayon siya nag-abroad, na bago yung buhay niya, kasama yung mga pamilya niya, nag-abroad travel lang siya. Travel ng travel, di ba? Parang anong nararamdaman mo ngayon, Jogi? Anong nararamdaman mo? Cloud 9 talaga ako ngayon. Kasi hindi ko na-expect naman na ganito rin yung mangyayari sa akin. So, ang nung umpisa kasi, sabi ko, susubukan ko lang. Mm-mm. And sabi nga, hindi mo malaman para sa ito hanggang di mo sinubukan eh. Mm-mm. So, yung family ko nga, na dadala ko na sa lugar na hindi namin dati napupuntahan. Mm-mm. And nakapagbakasyon na kami. Mm-mm. So, I've been to US na rin, Europe. Kakauwi ko lang galing Kuwait. Wow. And then, basta overwhelming yung feeling ko. Okay. So, ano mapapayo mo naman sa mga tao ngayon? Medyo siguro ganun din. Transition, di ba? Tapos very, sabihin natin, career-oriented yes. masyado and disgruntled sa, siba, sa, what's it, sa salary na tinatanggap nila every month. Pero they feel na meron talaga silang potential to make more. Sa mga nag-iisip ngayon na if sa career na kinuha nila hindi sila happy or yung result nila hindi nila gusto, well, you just have to be open-minded. Kasi if you close your door sa ibang opportunity, hindi mo makikita yung para sa iyo kung saan ka para talaga. Mm-mm. So kung na-encounter mo yung ganitong klaseng business, well, sa akin you have to tignan mo lang. No? Pag-aralan mo kasi wala namang mawawala eh. Mm-mm. And ang pinakamahirap kasi is what if may mangyari sa iyo at hindi mo tinry? Bigla kang magiging successful. Ano yung kukwento mo? Yeah. Sabi nga eh, you have to be tested in life for you to have a testimonial. Wow. Love good. That. Nagbigay ng buhay, ng inspirasyon na huwag kayo talaga mawala ng pag-asa. Kahit na nag-transition kayo, marami kayong best bumagsak. Si Jogi, tumayo muli, ngayon ay naging matagumpay. Okay? Parati namin sinasabi sa programang ito, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.